and the kingdom pass by the peace of Israel. The king and through time to meet David, that David faced every and afterward the army to meet the Philistines. And David put his hand in his bag and took thence a stone and slung it and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead, and it fell upon his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with the sling and with the stone, and smote the Philistine in his forehead, but there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of his sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. And the men of Israel and Judah arose, and shouted, and pursued the Philistines, until they came to the valley of the gates of Ekron, and the wounded of the Philistines fell down by the way of Shaarim, even unto Gath and unto Ekron. So, pansinin niyo din ang sabi dito. So David prevailed over the Philistines with a sling and a stone. He smote the Philistine and slew him. And then, let's pray. Maraming salamat sa inyong mga salita ko ngayon. Puwento po, Lord, na paano si David, Panginoon, ang kanyang mga early days, Panginoon, yung na-anoint na, na itubihin niya po, Panginoon, na hindi dapat binabastos ang inyong pangalan. At ang sino mang gumagawa nito, ikalaban namin, doon laban namin yun, ibang klase, spiritual, so we pray na itindihan namin na kailangan panalo namin ang mga laban, piliin namin ang aming mga laban, tama Panginoon, na paglaban din Panginoon, spiritual, hindi carnal, na we pray na itong lugod sa aming gagawin, kagaroon yun, na itong Panginoon, motivation ng mga laban. So, yung lati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So kanina umaga, naka 3 points lang tayo, hindi ka natapos. Kaya kasi yung problem. Pero dahil yung iba kasi dito, medyo ano na lang. Kasi yung sabi kasi mga baguhan talaga, kailangan sa isahin. So dalawa lang anak mga tigod na. Yung tama niya, 23 ka lang. Okay. Pangalan niyo po? Ilan paano po yan? Tatlo. Welcome po kayo dito. Na kanina yung isang nanay naman eh. Salamat po, nakakatid po kayo. Makita niyo po kami yung baptist. Okay. Sa mga, ano, walang makulit ha. So medyo mabibilisan kasi tayo dito kasi nga 15 points to. 15 points. Natapos kami kahapon, na kanina. Napaka talaga ako. Umingay, umingay. Ang lagi may away. Hindi kailangan mag-ingay pag may ano. So, una, introduction natin, reality of war. Merong gera, mga Kristiyano. So, gagawin natin, hindi yan yatin mga ali sa ating sarili yan, ang Diyos mismo. Nilagay tayo sa ganyang sitwasyon. Hindi tayo para kahirapan tayo, kundi para lumakas tayo actually. And then, yun, piliin natin yung ating mga gera. So number one kanina, accept the reality of war. Meron mong gera, mga soldiers tayo, pagligtas ka, pinatay. So, huwag kayong pag Kristiyano ka, kailangan behave ka. Huwag kailangan aral ng aral. Huwag kailangan ganun talaga, labanan ko eh. Hindi ka mananalo ng pabaya ka. Wala kang alam. Ikaw yung masasaksak taliguran. Hindi ko alam. Talo ka agad ka sa kalaban natin. Amen? Sino kalaban ng mga Kristiyano? Sino kalaban ng mga Kristiyano? Yan na. Ana, sino kalaban ng mga Kristiyano? Ha? Ang Muslim. Then, spiritual yan. Ang kalaban natin, Satan.
So marami siyang ginagamit. May mga anak din sa Panas, di ba? Mga galit sa Diyos. So minsan kasama rin yung ibang Muslim dyan. Hindi lahat. Yung iba dyan, biktima din. So kaya yung iba, kailangan maligtas kahit yung mga Hudyo. Katolik, kahit sino pa yan. More, kanina yung iglesia ni Manalo, pinanggihan kami. Yan, kasi bata lang siguro ni Jana yun. Sabi, oh, siya, pwede ba kita share ng salita ng Diyos para maligtas ka? Ay, iglesia po kami. Eh, sigurado ka ba sa langit? Ayaw mo patiyan ka. Imagine that. So, tinutuwa na sila na, eh, salamat sa Panginoon, di ba? Nagtiwala kayo sa Panginoon. Amen? Siniran lang kayo, di na kung may sarili naman kayo utak, di ba? Kung mali nang sinasabi ni Pastor, di hinakuha atin ulit. Ganun lang kasimple yun. Pero itong mga kapag nag-brainwash ka na, basta Bible, okay mong pahing dyan. Iglesia tayo. Yun lang sabihin mo, iglesia tayo. Kahit hindi ka sigurado sa langit, basta iglesia tayo. So, ang hirap niya, so labanan po yan. Kaya nga, medyo inaano ko, wala. Mas importante yung games. Hindi games masyati. Pero maraming naligtas kayo na. Amen? Yung mga pamilya ni Laika. Mabait eh, pinamilyenda ba kami, ha? Tagal lang kami. Kaya kahit yung nag-soft drinks ako. Silimbo eh. So, kung mabait yung ano ni Laika. So, kaya kung meron pa yung mga mahal sa buhay, like ko sinasabi sa inyo, makapunta na ba ako sa inyo? Na? Sino mga mga? Hindi pa eh. Sino mga? Hindi, sa family mo. Family mo. Hindi pa. Sino mga mo? Okay. Papa mo, hindi pa. Si Ate Dolores, nung walang katanungin din sa daan. Kaya importante mga bata, kapag na kayo, mahal sa buhay. Papa mo, hindi pa. Mapampan niyo talaga, no? Wala, hindi pa baho. Ano mas importante? Spiritual o physical? Yung physical, pwede naman kahit umabsent ka nga na isang araw, mawalan ka na isang libro, sabihin natin yun. Naging ligtas ka naman, di ba? Pag-pray nyo, yung mga magulang nyo. Amen? Amen. Ano importante? So, nasa gera tayo. So, yan, ang gera nyo din. Nabanggit natin kanina umaga. Ano yung mga gera ng mga young people? Yan, kakulitan, katamaran, kahit mga adults, ganun din. Pag-aalala sa mga adults, ganun, alala. Ga-alala yan. Ay, ang kakainin nga. Para ka naman magutom, tanda. Hindi ka naman bata na, magmatay ka masagutom. Totoo lang. Ang sinasabi ng Panginoon eh. Tapos, mababayaan mo yung church. Tama ba? Magutomin ka na dito sa dito. Hindi mayayari yun. Ang best talaga nagpabayaan ka gusto. Kaya yun. Yun ang challenge sa ating mga kasyan. Labanan natin yan. Eh? Ang ganda rin sa umaga na katin. Labanan yan. Eh, pag umaga po, ano eh? Talaga, antok na antok po ako eh. Labanan yan. Labanan. Alam mo yung labanan? Hindi naglalaban. Pag importante, alam mo yung tama. Kahit ano pa nakaharang sa'yo. Inaantok ka, gumising ka. Hindi naman sa ating hindi inaantok. Nakaus na nga rin ako na tulog kagabi. Bagay, nagulad na ako eh. Mga bata, labanan talaga yan. Kasi mas hindi kayo matulog, di ba? Oo. Oh. Ano pa yung mga laban nyo sa love life nyo? Alamin nyo yung tama. Maglaban nyo yung Panginoon. Amen? Ito kaya makikita lang dito si David, di naman siya ano eh. Lalaban ako dahil sa ako yung pinakamagaling, hindi kayo. Pansin nyo kanina eh. Okay, puto tayo doon. So accept the reality of war. Recognize the fact that the enemy can be daunting. Minsan, may mga laban na parang hindi mo kayang labanan at ipanalo. Pero katulad ni Goliath na parang imposible, nakikita niyo ba yan? Kaya natin ang props eh. Ang laki niya, kaya mo ba yan? Yung basketball niya, madali lang. Yung alam niya. Minsan, magaling pa yung maliliit eh, di ba? Pero hirap din, maliit. Tatapalan ka. Si Bukay dalalaman. So, pag malaki ang alaban, ang gagawin mo? Tatakot ka ba?
Eh, nakatakot ka eh. Isipin mo na lang, ang sabi naman sa amin, mga pastor, ito sila sabi nila. Isipin mo na lang, malaki siya, madali siya, tamaan. Di ba? Kasi hindi ako mimintis dito. Malaki ka nga, dali mong patamaan, di ba? Kahit daw sa mga, kahit anong weapon of yan, mga sasakyan, mga aeroplano, nilalaban yan, di ba? Hindi laging palaki yan yan. Iba, bangko, malaki mo ang dali yung palubugin. So, ganun yun. Iisipin natin, men, especially pag sa Panginoon ka lumalaban. At kailangan mong manalo, mananalo ka, magtiwala ka sa Diyos. Number three, a strong and godly leader is a must. Kailangan, hindi ka pwedeng isa-isa tayo. Minsan may mga laban na kailangan marami tayo. Paano ka mag-gather? Paano magkakaroon ng isang, sabi mo na, ito lang, sa church. Kung palagay nyo, kaya nating evangelize itong buong San Mateo Rizal. Tapos kami-kami lang ang soul winner. Siyempre hindi, dapat matututo kayo, di ba? After how many years, dapat matuto na rin kayo. Kasama na namin kayo. Mas mabilis tayo, amen? Ganun yun. So kaya kailangan ng leader. Eh? Kung may leader na kayo, supportahin nyo para na makinabang tayo lahat, amen? Hindi madaling maging leader, kaya kaya mag-lead ng ito eh. So, hindi madali. So, support your leader. And then number 4 na tayo. Marami pa tayong points. 28 to 29. Design ko. Ay, basa niyo. Ready, go. And Eliab. 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 And the Lord has blessed those who seek the wilderness. I know thy right and the loveliness of thy heart. For thou art come down that thou mightest see the mother. Ako naman, David said, what have I now done? Is there not a cause? Kung naiintindihan niya sa Tagalog, nakita siya ng kuya niya, yung kuya niya, siya yung sundalo, siya yung dapat matapang, siya dapat yung lumaban doon eh, may natakot. Eh si David hindi takot. Lalaban siya. So nakukonvicto ngayong matanda, dapat ikaw ang dun eh. So kaya medyo nagalit siya, ang ginawa niya. Inopose niya, di ba, si David, parang bumalik ka na nga dun. Nag-shepherd ka na lang, di ba? Napansin niyo ba? Iniwanan mo yung mga tupa, parang mawala yung tupa. Tsaka inakusahan pa siya ng prideful, di ba, naughty, alala niyo last week. For thou art come down that I might see the battle. Kasi parang gusto mo krusyoso lang eh. Gusto mo ganyan. Kaya sabi ni David, is there not a cause? Kasi sabi, hindi ba dama lang na pag tayo binabastos, yung ating Diyos binabastos. Hindi ba tama lang lumabang ka? Hindi naman tama eh. Pero itong mga takot niya, sabi sa inyo kanina umaga, yung ibang preacher na takot, pag yung ibang preacher matapang, sila mismo yung kalaban. Diba? Lalabanan nila yung mga tao na gumagawa ng tama kasi hindi nila magawa yung tama. Ganun yun. Yan number 4 natin is expect opposition even on your own ranks. Hindi lahat ng kalaban mo, kalaban mo. Yung ibang kalaban mo, kakampi mo. Ako na dito, kuya niya to eh. Sa halip na, oh man, oh, tama, tama. Hindi tayo magpabastos dyan. Hindi, siyang kinalaban. Gusto niya ang labanan yung kalaban nila eh. So, kung mananalo ka sa isang labanan, kailangan na expect mo pati yung kakampi mo minsan kalaban mo. Amen? Huwag mong kalabanin na ano, hindi sabihin ko lang, katulad nito, hindi siya nagpanalo, hindi siya nagpa-intimidate. Alam mo intimidate? Ano Tagalog niya? Nagpalain or something. Nagpatakot or pinanghinaan. Hindi siya pinanghinaan kasi kinakalaban siya ng kakampi niya. Hindi siya pinanghinaan. Tinuloy lang niya. Anong ginawa niya? Tuloy-tuloy siya. Talagang pigon na pigon siya eh. Kaya nalidinig siya ng mga tao. Si David, mukhang matapang to. Mukhang kalaban to eh. Diba? Bandang huli, dinala siya ka sa hari. So alam niyo yung kwento. So bandang huli, siya na yung lumabas. Amen? So expect mo yung position sa mga kakampi mo. Even sa church. Meron pang katabi dyan. Lagi nababanggit. Nandito tayo para mag-aral salita ng Diyos. Tapos dadaldalin ka. Anong gagawin mo? Ha?
Sabayin mo at least, huwag mong pakinggan. Kaya sabihin mo. Okay, okay, humiwalay ka na lang. Masyado masakit ang mga sabihin. Humiwalay ka na lang. Bayaan niyo siyang mahiya dahil dapat lang masaya. Mahiya, di ba? Sino dapat mahiya? Mga maingay, mga makulit. Di ba, Miguel? So dito, sino dapat mahiya dito? Si Eliab. Ang tanda mo, ikaw yung sundalo, tapos sa'yo mo lumaban. Tapos pinagbintangan mo pa. Kaya actually yung unang-unang preaching ito eh. Yan ang title is The Not Ako. Merong dahilan kung bakit tayo dapat lumaban. Kung hindi maintindihan ng iba yun, bahala sila. Siguraduhin mong ikaw naintindihan mo yun at lumaban ka, huwag kang iapas. Amen? Alam mong dapat muna tayo sa church. Sabi na isa, hindi. Alam mo, pwede naman next week. Pwede nga next week, kaso battle yan every week at least. May service tayo, dapat nasa church tayo. Pag hindi ka nakatend, talo. Pag nag-ingay ka, talo. Pag inanto ka, talo. Pag na-late ka, talo. Puro talo, talo, talo na lang. Mananalo din ako later, pero dami mo ng talo. So hindi ganun manalo sa gera. Dapat halos lahat ng battle yung pinapanalo mo. Amen? Amen. So, araw-araw yan. So, number, dito na agad tayo sa 5. Ano ba dapat para mananalo ka? Ito, alam to ng mga general, alam mo yan. Hindi kayo. So, number 10, verse 31, sabi, and the words were heard. Ito yung mga sinasabi ni David, hindi dapat ganyan. Ang di tayo ng Panginoon, dapat yun. So, hindi sabi siya gano'n, di ba? May nakarinig. And they rehearsed them before Saul, and he sent for him. Sabi ko sa inyo kanina. Dahil lagi siyang naririnig ng mga tao, kahit hindi siya sundalo, siguro yung mga tao, matapang siguro ito si David, palaban ito. Sabihin nga natin kay Hari, kay Saul. So, ano nangyari? Narealist ni Saul, siguro nga matapang ito. Sige, tawagin nyo nga. So, point number 5 ko, be bold in speech. Pag alam mo tama ka, hindi yung matapang ka kasi mayabang ka, iba yun. Pero pag alam mong tama ka, ngayon, ano naman, yung mga kulit dyan. Malaki itong katabi ko, nag-iingay. Nakakahiya namang sipahin. Eh, tama ka. Anong gagawin mo? Huwag ka rin basta sa pero, sabihin mo yung tama. Amen? So, gano'n si David, ang bandang muli, na-recognize siya. Be bold in speech. Kasi nakaka-encourage din yan. Miguel, kanina ka pa. Sunobas. Isa pa. Umayos ka na ako po. Dugo po ngayong puwan mo dito. Dugo ka ng puwan. Kasaway niyo. Devote in speech. Pag tama ka, ha? Pag tama ka, yun ang huwag niyo makakalimutan yung kategory na yun. Huwag kang mayabang, maingay dyan kung mali ka. Ha? Pero pag tama ka, matapang ka dapat. Amen? Amen. Ba't minsan natutuwag tayo? Kasi nga, nauunahan tayo ng takot. Diba? So, yan. So, yun na yun. Tapos na yun. Number 5, be bold in speech. Maging matapang kapag tama ka. Number 6, 34 to 37, medyo mahaba. So, ano nangyari dito? So, sa 34 to 37, sinabi lang doon, so, yun nga, pinatawag si David, tapos, ano, ayaw mo yan! Labanan mo yan, sabi ni Saul. Sandali, bata ka. Tapos, siya matanda na, malaki pa. So yung sinabi ni David, mabanggit ko na ito kanina umaga. Dahil totoo siyang shepherd, he cared for the shepherd. May kalaban ba ang shepherd? Sino kalaban ng shepherd? Yung mga predator ng kanyang mga sheep, di ba? So, dito nabanggit yung lion and yung bear. Ano? The servant kept his father's sheep and there came a lion and a bear and took a lamb out of this flock. Hindi pwede yun. May tinangay na isang lamb, alaga mo, ano ginawa na? And I went after him and smote him and delivered his mouth. So,
Kinuha niya pa sa bear. Tapang ito. Saka sa leon. Yung kanina na, yung tanong, sino mas magaling? Yung bear o yung tao? Tao kasi patalino ka eh. May weapon ka pa. So ang point ko dito, number 6, prepare yourself for such an opportunity. Kasi di ko alam yung opportunity kung kailan dating, kung kailan ka magiging hero! Ngayon mga ate eh. Kaso ngayon, mga hero natin, kunwari na. So, gusto nyo gusto maging hero. Yung totoong hero, hindi yung patang isip. Sino dito? Taas kamay. Wala? Ayoko na. Ngayon, di ba? Yung totoo, kasi nga ginagawa ito mga ito, nagkasanay ka sa mga kung kaya, flash, di ba? At mabilis kang kumilos, ha? RP, ha? At nagsusuot ng ganyan, kasi hanga ka dyan. Pero hindi naman totoo. Pero ngayon, kung gusto mong darating yung panahon, alam mo, wala kang kwent ng tao. Kasi hindi ka na ibigay opportunity, di ba? Minsan. Okay, pero pag ihanda mo yung sarili mo, pag dumating yung tamang pagkakataon, pwede ikaw yung maging ano, hero. Amen? Amen. Sino gusto maging hero ngayon? Ano pwede niyong magawa? Ang dami. Sino yun? Ha? Hindi yung dadarna. Ha? So, walang alaban. Ano? Share ng gospel. Ano pa? Tama yun. Ang pinaka. Yun ang pinaka. Katulad kanina, di ko nga kilala yung mga yung nausap namin. Yung isang pulis pala. Kasi hindi siya masyadong ano. Hindi siya natapos. Nagpapulis. Dito yung pinausap kami. Diba? Hindi nyo alam eh. Yung magulang ni Laika. Tuwan-tuwa kanina. Amen? Ano pa yung pwede nyo magawa? Ngayon. Ngayon na. Ikaw, Ezekiel. Nasaan pala si Ezekiel? Bakit? Ayaw. Ano pwede mo magawa kayo mga bata? Tumulong sa kapwa, parang makatulong, makatulong. Dami, di ba? Kaninang umaga lang, di ba? Ingay nung kasama nyo. Anong gagawin mo? Ikaw na magsabi, hindi na maingay. Ulit mo naman eh. Di ba? Kahit pa paano, ano yun, nakatablan din yun, di ba? Nag-iingay. Ayun, huwag maingay. O kaya kanina, nagbubuhat ng ano, di ba? Si lalo, si lolo lagi nagbubuhat dito eh. Yung lalaki ng katawan nyo, lakas nyo kumain. Medyo kayo na yung magbuhat, di ba? Huwag yung sirain. Ha? Ano pa? Pwede kayo mag... Pakilala nyo kay pastor, sino pwede naman masolwin? Mga kaibigan nyo, dalhin nyo sa church. Ano pa? Makinig, mag-aaral ng salita ng Diyos. Totoong makinig, ha? Para matututo talaga. Pag yung puro aling kinig, wala ka natutunan. Wala, hindi ka nakapaglikod. Talo ka na naman. Sa battle, amen? Ihanda niyo yung sarili niyo. Oh, Sunday na naman. Ako yung maagang gigisig sa magkapatid, di ba? Jaja, oh. Si Ate Hana kasi mahalag kumilos eh. Kaya, kahit bata ako, ako yung unang gigising. Ate Hana, church na tayo. Di ba? Ano si Rito? Maagal ito kanina eh. Gusto ko sa mga to, kaya ngayon mismo magwala eh. Di ba? Ganun yun, kahit bata ka. Alala ko tuloy si Kenneth, ganun daw yun eh. Ngayon, okay, wala na naman. Nahadlangan, kung ano naman yun. Ganun lang yun. Pwede kayong maging hero in your own kung ano yung kaya mong gawin niya. Amen? Tayo doon. Prepare yourself. Okay, so si David, hinanda niya. Dahil mabuti siyang shepherd, mayroon siyang na-encounter na problem, tinalo niya. Ngayon, handa na siya. Dati, bear lang, tsaka layo, tsaka wala nakakita nun. Hindi siya naging bida nun. Ang na-save niya, ship. Eh ngayon, kailangan ng hero, matapang. So talaga, pataya na to. Yung ibang sundalo, may yabang lang eh. Again, pag malaki ka sa kalaban mo, kahit sa boxing daw, ang daling tamaan mo. Mahaba yung reach niya, tirahin mo sa chan. Sa baba mo, di ba? Ingat ka lang yung ulo mo. Di ba? Kaya yan. So prepare yourself. Number 7. 38. Sabi dito. And Saul armed David with his armor and he put a helmet of brass upon his head. Also,
He armed him with both men. So sino to? So si Saul, siyempre, hari siya, marami siyang weapon. Okay, David, sige. Matapang ka na rin lang, papahiramin na. Sa halip na ako yung lalaban, ikaw matapang. Sige, ikaw lumabang, pero papahiramin kita ng gamit. Okay, so hari siya, marami siya. Pero ano sinabi ni David? And David girded his sword upon his armor and essayed to go. So sinubukan niya. And he had that profit. Ah, hindi ko to kaya. Hindi maayos. Hindi ako sanay dito. Okay? Kaya sa soul winning, anong kinasabi ko sa inyo? Alamin nyo lang yung tamang doktrina, pero ikaw yung mag-aano yan eh. Alamin mo ano yung kailangan, no? Pausap mo. Hindi yan laging gagayahin mo na si pastor eh. Hindi ka pala comfortable doon sa kwento niya. Tsaka sa illustration niya, tsaka sa style niya. Anong gagawin mo? Mag-device ka ng sarili mo kung ano yung applicable sa'yo. Well, baka may kwento ka pa dyan, mayroon kang real life story dyan. Alam niyo po ako, ganito po kwento ng buhay ko eh. Hindi iyak-iyak ka pa ng totoo yun. Kasi ikaw lang may buhay na gano'n. Nari, ako po, ano po ako eh. Iniwan po ako ng tatay namin, mga gano'n. Naiiyak na yung sinensyalan na. Pero po, nung nakakilala ako sa Panginoon, meron po pala akong tatay na mas maayos. Hindi katulad yung dati kong tatay na, ako, effective yun, amen? So, ang point dito, choose your weapons well. Okay? Sa isang battle, eh maliit ka pa lang, sinuot mo malaki. Sa halip na makatira ka, nahirapan ka pa. Kahit pamamahalin nyo, magandang weapon yun, hindi naman sa'yo yun, hindi ka sanay. Amen? Hindi ibig sabihin mananalo ka agad. Nakita nyo ba yung meme, yung ano, yung naka-armor? Panay bakal? Ang space lang yung mata, syempre. Doon siya tinira. Makita niyo yun? Share ko namin sa inyo. Ngayon, naka-armor siya. Hindi nito makakablan. Eh. Sampol siya dito. So, basta, kung hindi siya nakagano'n, baka nakaiwas pa siya or something, di ba? So, dapat sa labanan, alam mo yung iyong weapon. Ano pinili niya? Ito, he took his staff on his hand and chose him a 4-5 small stones out of the book. Yun ang sanay siya eh. Yung slingshot. So, yun ang kinasanayan niya, yun ang ginamit niya. So, napaka ano nito, totoo to sa maraming bagay. Gusto mo, nakakita ko doon, ang yaman naman ng doktor. Sige, do-doktor na rin ako eh. Wala ka naman pang pa-doktor. O kaya yung iba naman, ano pa? Gusto kong mag-artista, hindi ka naman mong artista. Mukha kang ano. Comedy ka pala si Sigat, di ba? So, para magpalayan ka ng Panginoon, hindi tayo pare-pareho. Okay, kung ano lang yung pinagkatiwala sa'yo, yun ang gamitin mo. Pagtiwala ka sa Diyos, magpapalayan niya, sabi niya, pag nagtapat ka, kung nasaan ka, kahit nasaan ka, kahit nasaan ka field, sa US daw, ang malalaki sweldo doon, yung mga labor, yung sabi, yung mga, alam mo na kasi iba, yun, yung mga kapintero, ganyan. Buhay naman sila. Ano bang sasabihin? So yun, choose your weapons well. Amen? Yeah. E tayo, ano yung weapon natin? Itong mga kulto na to, dami nila eh. Kaya paparami din muna tayo, saka tayo magyayo pa. Ano ba tayo? O anong weapon natin? Salita ng Diyos. Kaya ito, alamin mo, abisaduhin mo, intindihin mo. Maging mapanalangin ka. Amen? Matyaga, mapagmahal na tunay, maging totoo ka, sarili mo, sa Diyos, tsaka sa tao. Yun na yun. Yun ang ating weapons. Magtatagumpay tayo, amen? Kaya sa aming iniwala eh. Sabagay, you have your life, your whole life to prove that. Kung totoo yun ay hindi. Yun ang sinasabi sa'yo, yun ang totoo. So, choose your weapon well. Number 8. Ito, isang preaching na rin ito eh. Wala akong verse. Pero nabansin natin kanina, di ba? Ito, ito, ito. Ayan, hindi ko nalagyan ng verse. Pero sabi dito sa 46, this day will the Lord deliver thee sa Tagalog. Mananalo ako ngayon. Okay, papatayin ka ng Diyos. Ang sabi niya. Bakit? Sabi niya sa bandang huli, that all the earth may know that there is a God in Israel. Nakita niyo yun? May sinabi pa siya dito, the battle is of the Lord. Sabi niya dito, di ba?
The battle is of the Lord. So ngayon, pwede mo bang sabihin nyo, kunwari, courageous ka din. Ang laban mo, payamanan, pagandahan, papormahan. Pwede mo bang sabihin nyo? Okay, tayo church. Papalunin natin yung kulto dyan. Tapos, ang ginagawa mo ng style, papogihan ka rin, papuelahan. Ganun yung ginamit mong, hindi spiritual. Pwede mo bang sabihin, the battle is of the Lord. Pwede mo sabihin nyo, hindi kasi, ano ka rin, hindi ka rin tapat sa Diyos. So, pwede mo lang sabihin yun kung talaga na-recognize mo na sa Diyos to, and therefore, gagamitin mong weapon, spiritual. Hindi ka rin, ikaw mismo yung unang susuway sa utos ng Diyos para mo panalo yung battle na yan. Kung sa Kanya yan, magtitiwala ka sa Kanya. Gawin mo lang yung pinapagawa niya, yung rules niya, you will play by the rules. Then, mahihaan mo kung mananalo ko, hindi. Eh, sigurado naman panalo ka nun. Amen? Yun ang totoo. So actually, mahabang yun, iba preaching yung isang point lang natin. Pero yun lang ha, know that there and therefore declare the battle is the Lord. So Tagalog, alamin mo, at dahil doon, idiklara mo na ang laban na meron tayo sa Panginoon yan. Amen? So yun nga, dapat alamin mo na yung battle ng Panginoon. Siguro doon mo, hindi ka nag-yayamak din. Kaya pangalan. Number 9. Number 45, verse 45. Sabi dito, then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Sa Tagalog, tinukoy ni David na ikaw ang dala mo, taba, ano yung spear? Sibat, at shield. Bakit? Kasi nga, ang laban mo, ito na, patayan lang eh. Pero si David, ang dala-dala niya talaga, bukod sa slingshot niya, yung pangalan ng Panginoon. Amen? Kasi lumaban siya nun, hindi lang para panalunan yung anong premyo. Kaya siya lumaban kasi hindi niya matagalan na ang pangalan ng Diyos ay nababastos. Amen? Sana ganun tayo. Hindi yung tayo na bastos. Yung tayo, okay na mabastos tayo. Huwag lang pangalan ng Panginoon. Amen? Kasi mangyayari yun eh. Pero pag pangalan ng Diyos na nababastos, mas matindi yung laban na gagawin natin. Kasi hindi mo makapayagang umahal mo ang Diyos, may paggalang ka sa Diyos, hindi mo mahayaang matalo yung battle na yun. Amen? So number 9, don't lose sight of the deep consideration of the Lord and His people's reputation is at stake. Sa Tagalog, ayaw mo mapaya ang Diyos at yung mga tao mong mahal. Okay? So, hindi lahat ng tao. Ito lang kasi sila yung God's chosen people dati. So, magandang consideration nyo. Ayaw mo sila mapahiya. Number 10. Ano pa yung mga bagay na dapat natin malaman para manalo tayo? Number 10, sabi sa verse 48, and it came to pass when the Philistine arose and came in drew nigh to meet David. Yan na. Laban na na. Okay, kanina, paano lang sila? Parang pelikula Pilipino ba? Bago nagbabahay din yan eh. Ayun, i-dialog pa yan eh. Mamatay ka, ayun ka ako. So ito na yung labanan. Anong gagawin niya na? May weapon na yung malabak, may weapon na siya. At talagang tumakbo na. Anong gagawin niya? Lumalapit na sa kanyang kalaban. Anong gagawin mo na? Higante! Habulin ka. Anong gagawin mo, Peter? Ay, David ba dito? Pangalan? Joshua? Ano ba yan? Joshua? Ilan pa yan? Alam David dito? Okay. Ang liit mo! Ang laki ng kalaban mo na gagawin mo. Oh, pali, takbo ka na, di ba? Ilag-ilag ka. So, pero tingnan niyo si David. Kaya alam natin kung anong puso meron si David. Eh. Tingnan niyo, ha? Nung papalapit na sa kanya yung kalaban, anong ginawa niya? That David hasted and ran away. Ganun ba? Sabi niya, run toward the army to meet the Philistine. Nakita niya yun?
So hindi ko na kailangan sabihin, tapang ng taong to. So number 8, so number, nasan tayo? Number 10, kailangan mo ng tapang, amen? Naalala niyo yung binabasa natin, kay Gideon? Diba? So yung mga takot, sabi niya, o mga takot, uwi! Takot kayo eh, baka pati kayo, matakot. Dahil kasama na yung mga takot. Ganun yun eh. Kaya pabira, kanina, hindi mo magsalita, David, di ba? Ngayon, paglabanan ha, yung iba sa atin, magaling lang sa salita. Alam niya, hindi naman lalabanan ito eh. Pag andyan yung labanan, dapat tumbasan mo yung salita mo, amen? Kaya number 10, it takes courage para manalo. Okay? Run to your enemy and face it to the face. Ganun manalo manalo. Hindi yung papakita mong takot ka. Diba? Kung takot ka, mag-pray ka muna. Eh, kailangan mo talunin to eh. Hindi ka mananalo takot ka. Niwala kayo sa nakakita ng ganun. Bagi si Mayweather to, ganun eh. Kasi points-points lang nananalo daw yun eh. Ito naman po, ito totoo to eh. Pwede mo gawin dito yun. So, kailangan mo ng tapang. Amen? Pag matapang ka, yung kalaban mo, takot na agad yun. Pag natakot siya, siya yun. Kakabahan siya yung talo dun. Ako, oh, naranasan ko yan. Hindi na masyado. Pero, bilis ng oras ha. Yung bata ako, sumali ako sa Taekwondo. Okay. Ang ganda ng experience na kasi nga, isa yung sa mga matutunan mo. Sasabungin kayo yun eh. Eh, minatch ba naman sa akin? Sanay na, ako hindi pa. Hindi ko alam, ba't ako minatch siguro? May nakita sa akin ngayon. Kailangan mo labanan ko eh, dahil na yung mga classmate ko naman. Pagkaman doon, NCAC pa kami yun. Kaya, so natutunan ko ka, amen? Dahil itong mga tumatuon na ito, hindi na natin natuloy, no? Ngayon kung lalaman babae, hindi pwedeng ganun. So, kailangan tapang, amen? Ngayon, mga tao ngayon, halos wala ng tapang, hindi mo alam. Mga tapang ngayon, paglasing lang, doon ang matapang ng mga. Pangit ko, amen? Spirito ng Diyos na dapat magpatawang sa'yo, di spirito ng alak. So, kailangan, takbuhin mo, harapin mo. Amen? Amen. Number 11 pala. And David, sa 49, and David put his hand in his bag and took then a stone and slung it and smote the Philistine in his forehead. The stone stung into his forehead and he fell down his face to the earth. Sa pool. Number 12, ano kailangan mong gawin? And dyan na, matapang ka na. Sapat na ba yung tapang lang? Ano yung dapat? Sa labanan, una nag-training ka na, naghanda ka na, pag andun ka na, eh, gawin mo yung tama, no? Hit the target, right timing, right execution. Andun eh, sabi mo nga, madali siyang tamaan. Pag hindi mo tinamaan yun, ikaw ang sunod doon, tapos ka na. Diba? May mga timing na very crucial, amen? At sinasabi ko yung mga bata, salamat sa Panginoon, dito na kayo. Ako, medyo late na ako napunta sa church. Kayo, bata pa lang kayo, umaaring na kayo ng lesson sa salita ng Diyos, nahingit ako sa inyo eh. Kasi iba sa'yo, tatamad-tamad pa. Ito yung tamang panahon para matutuwa kayo ng salita ng Diyos. Alam nyo ba yung pwede pa rin next time, pero anong mangyayari sa inyo? Hindi na kayo katulad ngayon na talagang pwedeng matutunan nyo at may opportunity kayo mga ilang taon lang, pipiliin nyo rin yan. Pipili kayo ng tamang pangasawa, pipili kayo ng tamang pabaho, maglalaban nyo yung church ng Panginoon. Kung hindi kayo maaga natutunan, mas mahirap ipanalo yung ganung laban. Amen? Amen. Kung para sa inyo ngayon, high school pa lang kayo, alam nyo na lahat ng dapat nyo malaman. Susunod na lang kayo. Tapos sigurado naman yun. Pag dideliver naman ng Panginoon eh. Pag sinabi niya, sigurado yun. Amen? So tamang excuse, tamang timing, pak! Patay ang kalaban. Okay? Bilisan mo na lang, tapos tayo eh. Last 4. 49 to 50. So yun na nga. So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone and smote the Philistine and slew him. But there was no sword in the hand of David.
Okay, nakita niyo ba yun? Patay yung kalaban. May iniwala ba kayo doon? O hindi? May nakasinabi. Actually, kahit sa mga sporting events, di ba, lagi niyo yung may encounter na pakagaling nitong pupunan na ito, ba't natalo, di ba? So kaya ang point ko dito, number 12, believe that even the most terrifying enemy can fall down and defeated. Pwede yun. Maniwala ka kahit pag gaano kalakas yan, kahit gaano kagaling yan, pwede yung matalo. Hindi mo pinaniwalaan nyo, huwag ka na lumaban. Hindi pala pwede mo rin. Invincible. Ano eh, immortal. Kalaban mo. Ay, si Satanas, immortal yun. Pero kaya siya ng Diyos. Amen? At kaya tayong protektahan ng Diyos. So hindi kayo matatakot dyan na hindi na kayo lumabas. So huwag takot. Amen? Tapusin na natin, 13. Verse 51. Eh, wala nga siyang sword. Ano ginawa niya? Naging resourceful siya, di ba? Eh, yung kalaban niya, wala siyang sword kasi siya, may kalaban niya meron. Eh, tumba na. Siguro hindi mapatay yun eh. O para sigurado, ayun. Ginawa niya yung espada, pinugutan niya. Ay, napakarang ang kwento mo, pasto. Kasi Bible yan eh, totoo yan. Hindi yan gory, medyo lang. Pero kalaban kasi ng Panginoon niya, kaya positive yun. Amen? Ano kailangan mo sa kalaban ng Panginoon? Okay, papatay lang na dyan, ha? Spirit mo lang ating battle. Okay? So, number 13, be resourceful. Wala kang sword, kunin mo yung sword niya. Ganun lang kasimple yun. So, sa ating sa ministry, ganun po yan. Sa ministry, minsan, wala kang ganitong masyadong budget. Pwede ka, mangirang. Pwede, di ba? Nakatulad natin, minsan, iniisip ko, mag-renta na tayo. Isigip na natin minsan, eh. Eh, may COVID daw. Hindi pwede. Ditsaga tayo dito. Kaya ito, binakbak yan. Sabi nga ni Mason, makabakbakin din yan. Ano? Makabakbakin na yan. Buti nga, may nababakbak eh. Yung ibang kilala natin, okay, walang babakbakin eh. Diba? Yung iba, nag-meeting sa labas. Kasi binomba yung church nila. Nakawa din. Iba naman, gano'n, pinaalis sa inupahan nila. So be resourceful, amen? Huwag mong gawing reklamo sa Diyos yung excuse nyo. Hindi ako makapaglingkod, Lord, kasi wala akong ito, wala akong ganyan. Bata pa ako. Ano ba? Hindi pa ako ganun katalino. Hindi mo kailangan napakatalino. Kung ano na kaya mong gawin, amen? Amen. Last, second to the last. 52. And the men of Israel and of Judah arose. O ito na yung nangyari, patay na yung Goliath. Anong ginawa nila? Kaya bang palabanin ni David lahat ng army? Yung isa lang kaya niya, at least. Pag marami, hindi na totoo yun. Hollywood, ano na yun? Hollywood movie na yun, pag tinalo niya yun, hindi totoo yun, di ba? So, pero ano nangyari? Nung tinalo niya yung kaya niyang talunin, sumugod na yung mga kakampi niya and pursued the Philistine. Ayun, nagkagulo na. At syempre, makapag yung mga Israel ngayon. Kanina, takot na takot na eh. Eh, kaya, ang lalakas pala ng mga Israelite eh. Ah, ano? Ganun yan, takotan yan eh. Dito kayo sa amin yung pinakamaliit pa rin ng laban. Imagine nyo na lang, takot ng mga kalaban doon, amen? So kaya ang point ko dito, encourage, be encouragement to the brethren by winning battles, amen? Amen. Kanina takot sila nung nanalo ka, nakita nila, nanalo ka, kaya mong manalo, kahit malaki yung kalaban mo, ay, sila ngayon, ay, kaya natin to. Sabi ko na, tayo pinakamagaling eh. Kanina, takot na takot na eh. Amen? Itindihan nyo ba yan? For example dito, si Irene. Manari, kaya pala ni Irene mag-behave. Kala ako, dito mag-behave. Oh. Kaya si Anthony. Oh, ito, kaya pala ni Anthony mag-behave eh. Mahihiya naman si Denver, di ba? Ganun lang yan eh. Si Jaja pala kaya gumising na maaga. Di ako din. Di ba? Ipanalo niyo yung mga battle niyo. Amen? Ano ba kanina? Love life. Oh. Ay. May nanligaw kayo. No? Destiny. Pogi-pogi. Kaya sa'yo, unbeliever. Tinanggihan. Binasted. Kala mo yun. Tignan nyo. Ang nagawa niyo, si ano, gagaya na yan, si Lia, si Chelsea, si Hannah, lahat na, di ba?
Kasi nanalo yung kapatid niya eh. Amen? Ganun lang yun. Ano pa yan? Yung antok na yan. Nakita ko kanina, antok na antok yung nilalabahanan niya. Ganyan pa siya ito. Kaya niya pala. Kaya ko din. Amen? Maaga ako sa church. Diba? Ay, bata pa naman yan. Okay lang. Itong pa yung kapatid ko, galing pang ano to. Nung talban pa to, laging maaga sa church. Eh kami, isang duwala, nasa church na kami. Hindi pa kami makapunta. Pira. Eh ngayon, di ba dahil nanalo ka, susundin pa. Tapos yung sinundo, nawala. No? Ay, nauna pa yung sinundo. Yung sinasabi ko sa inyo, amen? Ipanalo niyo yung sarili niyong battle, yung mga kakampi natin, ma-encourage yan. And then, hindi lang ikaw yung nanalo, nanalo yung buong yung church, kung sa church siya, yung family niyo. Amen? Last na. Time na eh. Verse 9. Baka ito yung inaabangan nyo. Eh, Pastor, hindi, at least ako na lang si Elijah, bintayin ko na lang yung David. Diba? Ganun na lang. Eh, kasi may maglilid naman dyan, dito na lang ako sideline. Ako na lang sila. Pag may nanalo na, saka na lang ako mag-follow. Ito yung wala sa inyo. Okay? Kaya maganda pa rin ikaw yung mga pinakamatapang, mauna, maaga. Ano yung meron si David na wala itong mga ibang Israelite? Tingnan nyo. Hindi maingay. Paglabanan ko yan. Nine. Yan. And if he be able to fight with me and to kill me, then we will be your servants. Ito si Goliath, sinabi ni Goliath. Pag natalo ako ng inyong kakampi, kami magiging servant nyo. Di ba? Okay yun? So una, walang masyadong marami na matay, pero dahil sa panalo mo, nakinabang yung iyong mga kakampi. Kaya sabi sa 25, and the man of this Israel said, have you seen this man that is come up? Surely to defy Israel, is an among and shall be that the man of Elah did. So ano mangyayari sa pakakapatay sa Goliath? Wala lang. Palakpak na. Wala na. Ganun ba? Hindi. Hindi po. Hindi po nangyari. Alam nyo, pag ikaw yung hero, kahit saan pa yan? Kahit saan? Pag ikaw yung nakatalo sa kalaban, ano mangyayari sa'yo? The king will enrich him with great riches, will give him his daughter, okay, what? Give his daughter, and then make his father's free in Israel. So, yung sabihin kasi, may mga time nila, may mga ano dyan, may mga alipin. Alam niyo, alipin? Sino alipin nila? Alipin ang ano, kasalanan. Ano yung sabihin ng tatlo yung reward niya? So riches, sino gusto maging mayaman dito? Totoo. Mas gusto mo yung kayamanan kaysa kahirapan, di ba? Eh kung magiging hero ka lang, magiging matapang ka, mas magkakalang ayaw mo nun? Una, nakatulong ka na, na-encourage na sila, eh siyempre, ikaw yung nagtapang dun eh, kung napatay ka, di patay ka, di ba? Pero kung nagtagumpay ka, ano ba naman yung bigyan ka nila ng reward, di ba? So tama yun, alam mo, gano'n yun, may mga matatapang. Sila yung, bakit sila yung binibigyan ng gano'n? Kasi matapang sila eh. Saka ginawa nila yung tama. Amen? Kasi yung isa pa, yung we gave him his daughter, gusto nyo ba yung magkasawa? Kaya people, sino gusto nyo yung kasawa? Anak ng... Sinong anak? Anak ng sino? Yung gusto nyo nahangawak, anak ng presidente. Hindi siguro, mga ano yun eh. Mga tomboy. Mga drug lord pa yun. Hindi na lahat. Tutulak yun eh. Pero yan sa positive ano, di ba? Kung gusto mo, kunwari lang ha. Kunwari si Shana, di ba? Anak ng pastor, yun ang gusto kong makakasawa. Si Jared, kunwari. Di ba yung sabihin?
Ano ba kaya siya pag anak ka ng hindi ka anak ng hari pero pangasawa mo yung anak ng hari? Medyo may elevate ka rin, di ba? Yung sabi to, make his father's house, kahit alipin ka, isang ginawa mo lang, malaya ka na, pati pamilya mo, ayaw mo nun? So, alam niyo ba yung mga bata, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag niyo ipass itong opportunity na matuto kayo salita ng Diyos. Bakit? Sino ligtas na dito? Ligtas ka na ba? Pamilya mo, ligtas na. Gusto mo maligtas din. Ito yung sabi dito. Di ba? Pwede natin ikumpara yung kalayaan na sinasabi dito, pwedeng kalayaan yan sa askerno. Kasi kailangan magtapang ka, maglaban mo yung pamilya mo. Amen? Amen. Medyo ako naniniwala sa iba, mag-judja pa yun, may mga mapayaman yung mga ano nila. Yung, medyo kagnal yun, di ba? Pero kung maliligtas yung pamilya mo, dahil ikaw ngayon, magtsatsaga ka sa church, makikinig ka, kikilalanin mo yung Diyos, parang maligtas yung mga kamag-anakan mo. Selfish ba yun? Hindi, di ba? So, bukod sa riches, honor, kaligtasan, masama ko ba yun? Noy-noy. Noy-noy ba? Ganun. Pareho. Gusto mo maligtas yung mga kamag-anak mo? Ako, laging ganun ang ano sa akin, yung pastor din dati. Tagal, ginagano ng pastor eh. Naku, imposible yung pastor. Sabi ko lang. Walang imposible. Amen? Amen. Alas na pala yun. Number 51. Tapos na tayo. Last point na to. 51. Ano pa yung words ni David? Saka yung mga kapang. Umalaban para sa kapatuhanan. Therefore, David ran and stole upon the Philistine to his sword with our chief. Pinatay niya. Matay niya. Okay? 53. Yan. The children of Israel returned from chasing after the Philistines. They spoiled their tents. So bukod sa nanalo sila, kasi po yung mga tents niya mga yan, lagi may mga kayamanan yan. Madalas ay hindi, kasi yung binata, pinag-ayaw pang mayabang yung mga yan. Parang ka-faint-faint eh. Ano mangyayari pag nakapatay sila? Yung kayamanan nila, up for grabs na yun. Sa mga nanalo. Ganun po yun. So kaya tayo mga Kristiyano, ano yung rewards natin? Ano yung rewards natin ng galing niya sa ibang tao? Ako pag yung katulad nyo, natuwa ako dito kayo. So kahit pa paano siguro, may konti kayo paggalang sa akin, di ba? Konti lang. Di ba? So alam nyo kayo, siguro yung ibang magulang yung nahihigit sa akin. Tsaka yung ibang ano. Kasi ako, ganun din ang naramdaman ko, di ba, kay sabi ng aking daddy. Si pastor dito, kasi pastor ko yun, mataas yung pagtingin ko doon. Kahit ito magulang. Kasi nakita ko, sumunod siya sa Diyos, dahil doon, nakinabang ako. Ano yung papasalamat? Bukod sa Diyos, sa kanya, di ba? So, alam mo ba yung iba dyan? Yung iba nawawalan, mapupunta sa'yo. Sinabi rin sa Proverbs yan, sabi doon, yung mga kayamanan ng ibang mga loko-loko, mata sa'yo yun. Maghihintay sa'yo yun. Like yung sinabi loko-loko yung may-ari ng bahay na to, pero yung sabi ng iba eh, ano daw kasi, palaisugal daw kasi yun. Eh ngayon, hindi naman malaki. Sweldo ni Pastor. Paano kami nakabail ng ganito kalaki? Diba? Minsan, ano yun eh, parang bibigay na lang sa'yo. Maniwala kayo. Kung itatapat ka. Amen? Amen. At meron pa siyang ibang reward. Meron siyang yung armor ni Goliath. Sikat yung kanina. Ito yung armor ni Goliath. Ganito kabigat. Ganito kabigat. Eh siya, halos walang armor. Slingshot lang. Nasa na ngayon yung armor ni Goliath? Nasa kanya na. Di ba? So ganun po yan. Kahit sa sports, pag tinalo mo yung magaling, ang tingin sa'yo, ikaw na yung talaga napakagaling kahit di na masyado. Pero dahil tinalo mo yung magaling. Amen? Last na to, 57 to 58. Ano pa? And David returned from the slaughter of the Philistine. Dami niyang reward, di ba? Abner took him and brought him before the Saul with the head of the Philistine in his hand. So reward ba yung ulo ng Philistine?
Siyempre, oro nila yun, napatay. Kanina, yabang nito, di ba? Nasa na kanina nagyayabang yan. Ito na, oh, uro niya. Pugot na. So, minsan, ano yan sa atin, ha? Kumbaga, ikaw yung Kristiyano na pinakalaban ka naman. Mga, may false teacher dyan. Marami lang, si Pastor Chris, pinakalaban ako ganyan. Tapos, napahiya kasi sa forum siya malay-mali. So, paano ngayon? So, kanina ako yung sinisira. Pero ngayon, ano nangyayari? Ay, di na-expose, ikaw pala yung mali. So, in a way, hindi ko dinidesire, pero parang copy mo yun eh. Nasa ngayon yung yabang yun, di ba? And so said to him, whose son art thou, young man? And David answered, I am the son of the servant Jesse. Ano ba yung reward niya? Pati yung mga kapamilya niya na honor. Amen? Hindi kilala yan. Sino ba yan si David na yan? Dati hindi siya kilala, pero ngayon, nakilala siya. Amen? Saka later, magiging proud yung mga Juda kasi taga-Juda si David. So, yun lang. Kung gusto niyo ba mag-hero? Mag-tetrevin pa kayo sa Philistine? Sa mga unbeliever na yan? Ha? Kayo ba yung mananalo siya sa mga yan? May iyabang yan. Ngayon sila, malakas sila ngayon. Kung sa Diyos ka, pwede kang mananalo. Amen? Alamin mo yan, ha? Medyo marami tayong po. Sulitin ko lang. Accept the reality of war. Recognize the fact that the enemies will be daunting. A strong and godly leader is a must. Expect opposition even your own ranks. Nakalaban ka, pati mga kambi mo. Be bold in speech. Prepare yourself for such an opportunity. Choose your weapons well. Know and therefore declare the battle is of the Lord's. Don't lose sight. That is the consideration that the Lord and His people's reputation is at stake. Okay? Ayaw niyo mapahiya ang Panginoon. It takes courage. Kailangan mo matapang. Hit the target right timing, right execution. Believe that even the most terrifying enemy can fall and be beaten. Be resourceful. Encourage and give encouragement. For the brethren by winning battles, kailangan manalo ka para ma-encourage sila. And then winning against the enemy has its rewards. Okay, so anong gera natin? Maraming maligtas, maraming para sa Panginoon. Amen? Ma-honor siya, tapos ma-disciple to mga to, ma-inisol winner din yan, hanggang sa next generation, ang sakit ng ulo ng mga IT sa atin. Ang sakit ng ulo ng mga kalaban natin kulto. At di mo maubos-ubos to mga to. Basta yung maubos eh, nasa Panginoon tayo, amen? So, sila maubos. Pero hindi rin maubos yung mga yan eh. Pero later, mapausahan sila ng Diyos. Amen? Let's pray, Panginoon. Salamat sa kwento ni David, Panginoon. Kanyang heroism, kanyang katapangan, yung pagtitiwala sa inyo, yung makita namin, kahit mga bata ito, Lord, yung Panginoon, sila po yung lumaya sa pattern, Panginoon, ng inyong anak, Panginoon Jesus, yung matapang din po, Lord, sa anong Panginoon, tagapagligtas, so po ay pwede namin sundan ang ginawa niya, Panginoon. So we pray na Tuesday, Panginoon, every Sunday, every service, every day, Panginoon, magbabasa kami ng Bible, lalabi na ang kalooban. Alam kami kayo ba yung nagamit-gamit kayo po ako ng Panginoon at mga battle na parang ganito, Panginoon, ang seemingly hindi namin kaya yung panalo, Panginoon, kayo papanalo namin, kayo po yung glory, at kayo po yung magkawa sa amin, masal nyo po sa reward, Panginoon, as your dear children. Maraming salamat sa opportunity na maglipot sa inyo. Yung mag-iingat sa bawat isa, in Jesus' name we pray. Amen.